Pangulong Bongbong Marcos Jr. muling ipinakita ang tapang laban sa China. Ayon sa pinakabagong pahayag ng presidente, hindi tayo dapat magpasupil, magpaapi, lalong-lalo na sa loob ng ating bakuran. Ang ginawang pananakit ng mga barko ng China sa mga sundalong Pilipino ay hindi katanggap-tanggap, hindi makatwiran o makatarungan. Tulad ng pinamalas ng ating mga dakilang ninuno, hindi tayo dapat magpasupil at magpaapi, lalo na sa loob ng ating sariling bakuran. Some portend clear and present threats to our sovereign rights and in fact have already caused physical harm to our people. Ang mga ito ay hindi katanggap-tanggap, hindi makatwiran o makatarungan. Matapos ang pagpapakita ng puwersa sa dagat ng mga magkaalyado, ngayon naman, ipapakita ng Pilipinas at Amerika ang kanilang puwersa sa kalangitan. Isa sa pinakamalakas na eroplanong mandirigma ng Amerika dumating na sa Pilipinas para sa COP Thunder 2024. Inaasahan din na darating ang mga A-10 Warthog, F-15 Eagle at F-22 Raptor ng Amerika. China, kinakabahan na sa darating na trilateral summit ng Pilipinas, Amerika at Japan. Mga helikopter at iba pang gamit pandigma ng Amerika, tuloy-tuloy ang pagdating sa Subic Bay sa Pilipinas. Mga fighter jets ng Amerika dumating na sa Pilipinas. Grabe, matapos ang ipinakitang lakas ng hukbong dagat ng Pilipinas, Amerika, Japan at Australia noong Linggo sa exclusive economic zone ng bansa, kinabukasan nagsidating naman ang mga eroplanong mandirigma ng Air Force ng Amerika sa bansa. Opisyal nang binuksan ng Philippine Air Force at United States Air Force ang COP Thunder 2024 noong 8 ng Abril 2024 sa Basa Air Base, Florida Blanca, Pampanga. Kita sa mga larawan na unang dumating sa bansa ang mga F-16 multi-role fighter ng Amerika para sa pagsasanay na ito. Inaasahan na darating din ang iba pang mga eroplanong mandirigma ng Amerika tulad ng A-10 Warthog, F-15 Eagle at F-22 Raptor. Tatakbo ang nasabing pagsasanay hanggang sa 19 ng Abril taong kasalukuyan. Ang magkasanib na pagsasanay militar na ito sa pagitan ng Philippine Air Force at ng Pacific Air Force ay nangangahulugan ng patuloy na pakikipagtulungan, pakikipag-alyansa at partnership na naglalayong pangalagaan ang katatagan at kapayapaan sa rehiyon. Sa ibang balita naman, China wala daw kinakatakutan. Ito ang patunay. Fresh na fresh pa, China nag-aalala sa nalalapit na trilateral leader summit sa pagitan ng Pilipinas, Japan at Amerika ngayong 11 ng Abril sa Estados Unidos. Isang patunay na kapag nagsama-sama ang mga bansa upang labanan ang mapang-api, nakakaramdam din ng takot ang buling bansa. Sinabi ng isang opisyal ng Amerika na magbibigay ng babala si President Biden laban sa China sa ginagawa nitong marahas na mga hakbang sa West Philippine Sea upang igiit ang kanilang mali at illegal na pag-aangkin sa mga nasasakupan ng Pilipinas. Ngayon, sa mismong araw ng kagitingan, ipinakita ng Pangulong Marcos Jr. ang tapang langlahing Pilipino. Hindi pinalagpas ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang China. Sinabi ng Pangulo, hindi tayo dapat magpasupil at magpaapi, lalong-lalo na sa loob ng ating bakuran. Dagdag pa ng Pangulo, totoo na merong banta sa ating mga nasasakupan. Ang iba pa nga dito ay nagdulot ng pinsala tulad ng pagkasira ng resupply boat ng Pilipinas at pagkasuga ng mga miyembro ng hukbong dagat ng Pilipinas matapos bumbahin ng tubig ng mga barko ng China Coast Guard sa mismong exclusive economic zone ng ating bansa. Ayon sa Pangulo, ito ay hindi katanggap-tanggap, hindi makatwiran o makatarungan. In that stunning reversal, the fall of Batangas marked the resurgence of the genuinely independent and sovereign Philippines. 82 years on, our nation remains confronted with novel challenges in varying forms and degrees, but with the same existential impact. Some portend clear and present threats to our sovereign rights, and in fact have already caused physical harm to our people. Ang mga ito ay hindi katanggap-tanggap, hindi makatwiran o makatarungan, lalo na sa panahong ito ng payapang pakikipag-ugnayan ng mga bansa. Naway magsilbing inspirasyon ng mga kaganapan noong 1942 at ang tagumpay natin noong 1945 sa ating lahat. Gayon din sa ating kabataan at sa mga ating susunod na salinlahi. Tulad ng pinamalas ng ating mga dakilang ninuno, hindi tayo dapat magpasupil at magpaapi, lalo na sa loob ng ating sariling bakuran. Naway, mapagkuna natin ito ng pang-ibayong kamalayan, tapang at lakas ng loob. Higit sa lahat, naway patuloy nitong pagtibay ng ating pagkakaisa at ang ating pagiging makabansa.
Tuloy-tuloy naman ang pagdating ng mga helicopter at iba pang gamit pandigma ng Amerika sa Subic Bay sa Pilipinas. Aktwal na video, panoorin! Ang video na ito ay hatid sa inyo ng 1xBet, isang legit betting site sa mundo. Para mag-register, pumunta lang kayo sa 1xBet website at tingnan ang 1x Games. Under the 1x Games, marami kayong pwedeng pagpipilian. Good news! Dahil tuloy-tuloy ang pagbibigay ng hanggang 7,800 na bonus sa unang yung deposit gamit ang promo code na inyong nakita sa screen. Kung makita ang promo code at link sa description at comment section ng video na ito para makuha ang inyong bonus. Matapos mag-register, pwede kayong mag-deposit gamit ang iba't ibang payment method, ganun din sa pag-withdraw ng inyong pera. Laban Pinas.